pick. Para sa akin, 3-in-1 eh. Kasi this ensures na mas madadalian yung gold lane matchup nila. And apart from that, no, yung pwede niyang i-baby yung gold lane, ay pwede nga rin niya talagang bigyan ng vision as well around the map by leaving key bombs around the positions na talagang pwedeng pang-check push. And yung rotation ng mga nakikita natin mula sa The Ohio Brothers ngayon, mukhang papuntang gold lane. Pero nandiyan si Sawo para alagaan si Carvey at mukhang hindi sila makakalapit ng basta-basta. Hun, the stun does land at napakasakit na nga! Carvey nag-flicker out doon, hindi makaka-isa dito ang The Ohio Brothers. And Deus Vault, successful yung pag-avoid nilang potential death. Pero pagdating mid-game, it's the 1-1 and the gourd. Your main problem is your reach is limited by your ability to frontline. And again, you have to deal with these bombs. Tapos kailangan pang isipin yung layering of spells para lang maabot dito sa Brody. Oh yeah, and very quick reaction time mula kay Sawo. Yan yung gusto mong makita kapag digi, no? Yung mabilis yung reaction time. Yung hindi kabado na kapag nakikitan tumalon, ulti agad. And this time, sisimulan na nga ng Devu, ang pinaka-una or pangalawang pagong rather ng larong ito. Oh, best player 1! Best player 1, ang ganda na magpasok pero clutch din naman yung Time's Journey. Aray ko! And now, nakaisa doon si Sunset Lover onto Super Shark and just like that, Deus Vault, sila naman ang makakuha ng turtle. Binigla. So nakikita mo yung preview, diba? Parang for TOB, ang hirap, ang awkward, and talagang kailangan best execution para lang maabot nila yung Diggy and Brody sa likod. Pero yung problem pa lang na yun, first layer pa lang, step 1 pa lang yun. Step 2, how do we counter yung Time's Journey? Step 3, taasan yung damage kay Brody. Pwede niyang gamitin yung kanyang Primal Wrath agad para makapaglaban sa 1-1. Even though may istakan siya, naturally, alam natin ang Edith nagbibili ng tank items yun. So, he is actually a meat shield for against the 1-1. So, yun din yung kailangan isipin ng TOB. Sunset Lover, one hit na lang kay Mielo. Mielo, nag-flicker out. Oh, no! Nakatakas pa! Piso, literal piso. Pero naagahan kasi ng push ng Deus Vault yung The Ohio Brothers, kaya medyo expect natin Mielo mamaya-maya pa yun sasama. Pero right now, nandito na siya ngayon. Maganda din naman ang position ng Deus Vault. The Ohio Brothers, siguro main objective nila is to force out that Time's Journey. Malefic Roar na, just cool. And Malefic Roar on Carvey. Kahit mag-build na ng armor dito ang The Ohio Brothers, ay matitikman pa rin nila ang sakit ng isang torn apart memory. Half HP on the third and last turtle of the game. Pero si Best Player 1 mukhang mahuhuli ng Devu. Mahuhuli na nga doon, pero maka-out din naman ang penalty zone. Kaso nandun, sakto! Primal Wrath! Pero ito si Hun, nakakaisa na nga doon din. Kid Bomba, nandoon. Pero tignan mo, nakakaisa na nga dito si Zia. Oh, Carvey! Siya mag-free hit niya. Pati na rin si Carvey ay tutumba. Nakalipad pa nga dito ang 1-1. And it looks like the Ohio Brothers sa kanila ang kawalawili ang turtle. Nabaliktad pa. Paano nila nagawa yon Night Mid? Well, nag-start yun sa napakagandang guarding Gwini Super Shark palabas sa Guinevere. They were able to save best player out of that team fight. And again, Melo, being the selfless player that he is, napakaganda ng timing ng penalty zone. Apat na players yung inabot ni Ron, kaya naman na-force yung Time's Journey. And medyo naging weird yung position ni Carvey after that. Very aggressive. Tinatry niyang lumaban sa may front lines. Si Zia naman nag-focus fire doon sa may backline ng Deus Vault. Kasi again, hindi niya naman kailangan labarin niya Brody. And Best Player 1 was able to find the jump, the spatial migration, on to Carvey. Kaya naman nawala yung damage dealer ng Deus Vault. Despite the early game disadvantage, dapat mararanasan ng The Ohio Brothers. Especially may Diggy nga pala ulit. Yung Deus Vault, napakatatag pa rin talaga ng TOB. Penalty zone in, na-force ka agad doon yung Time's Journey. At ang ganda naman ng pag-respond dito. Torn apart memory, tatama doon kay Mielo. Pero may sagot naman ang The Ohio Brothers dito. Carvey ang unang tutumba doon for the side of Deus Vault. At pwede na mag-out ang The Ohio Brothers dito dahil meron ng Lord Best Player! Sunset Lover, Circle A. Best player nandoon! Nasusustain pa niya yung Time's Journey nandoon! Pero nakatakas pa rin! Pero hinabol naman doon! Higit bomba! Walang retribution hold on yan! Pero ayun na nga yung paglipad ng crossbow of Tag coming in from Zia! Bawian lang ng bawian ng dalawang kupunan! So talagang nag-all-in yung TOB doon. Unfortunately, Best Player 1, napasobra doon, napasubsub siya na sa back siya. Na, nakuha niya naman yun, talon. Pero ang problema kasi yung tinanong na niya, medyo natmaku. So napasama pa rin yung laban. Pero Zia was able to make a crucial outplay onto Deus Vault. That's why he was able to get a return kill. At ngayon, medyo even yung laban. May Time's Journey, however. Oh, ayan na nga si Super Shark ang sumasalo ng karamihan ng mga bomba. At kung saan nakatambay si Carvey, doon din nakatambay ang mga Jabomb bits dito ng Deus Vault. Pero mga ngayon si Mielo ay matatamaan ng konting bomba lamang. Kailangan nilang i-manage yung damage na nakukuha nila mula doon sa mga bomba. Hindi na nga masyado ma-apply for Mielo, for Super Shark, oo. Oh, by the way, naka-journey however. Oh, ayan na nga si Super Shark ang sumasalo ng karamihan ng mga bomba. At kung saan nakatambay si Carvey, doon din nakatambay ang mga Jabomb bits dito ng Deus Vault. Pero mga ngayon si Mielo ay matatamaan ng konting bomba lamang. Kailangan nilang i-manage yung damage na nakukuha nila mula doon sa mga bomba.
hindi na nga masyado ma-play for Mielo for Super Shark. Oo. Oh, by the way, nakalahati na yun. Nakalahati na yung stocks na Super Shark. Mielo? Circling Eagle. Pati penalty zone. At na-force na naman ang Time Journey doon. Pero this time, maagang mapupuruhan dito si Mielo. One member down for the Ohio Brothers. Sunset Lover naman ang next. At makakaisa nga doon si Zia. Out lang naman the Ohio Brothers. That's gonna be one for one. Wala mid leader ng Deus Bolt. Pinalibutan niya yung TOB. Sabi niya, sige, ako na. Ako na lang bugbugin nyo. Kumbaga nagsaluhan na lang. It's Mielo and Sunset Lover out of this fight. Half HP on the Lord. Hindi tatama ang Spatial Migration at mukhang masastun si Best Player. Super Shark, low HP. Mababurn ang kanyang Purify pero jungler na ang matahan nyo dito. Primal Rat? Sino makakakuha ng Lord? Primal Rat na nga dito si Kid Bomba. Hun, ulti doon. Pero si Magistor pa rin na makakakuha ng Lord. Time Journey para makatakas din the Ohio Brothers. They wanna look for a trade. Pero Deus Bolt, yung tiwala nila sa isa't isa ang nangibabaw doon and they got the Lord. Maybe even go with the Primal Wrath para makapagbanat din pagkatapos. Ang goal lang talaga dito ay hindi makapag-reset si Zia. The moment na makalipad sa dalawa, yun ang win condition ng the Ohio Brothers! Special Migration, nag-connect nga, kakagamit pa lang ng Time Journey ngayon. And naipit dito si Mielo, the sacrificial for play the is there. Pero nakakapagbanat din naman ang the Ohio Brothers, yung Eagle. Hinahabol dito si Magistor ngayon. Best Player 1, naipit sa gitna ng Time Journey. At parang siya nga tutumba, pero si Garvey din naman tumumba. Two members down for the Ohio Brothers. At mapapaback ngayon ang Deus Bolt. Kulang na sila sa damage. Zia, low HP pero may heal din naman. The Ohio Brothers, they lost 2 pero napitas sila si Carvey. It was a play that was allowed by Shark kasi ginawa ni Shark dito, pinasok niya ibang liguran para hindi makatulong kay Brody. Pero in the first place, the Brody shouldn't have been there. Yung position ni Carvey dito sobrang importante for Deus Bolt. Deibu taking the Lord down. Pero mukhang masesecure pa rin naman dito ni Magistor as they back off. Mukhang hindi na nila ilalaban pa. Disiplina malala para sa Deus Vault. Pero yung 1v1 capability ni Zia nandiyan din kasi meron din siyang shields na nanggagaling mula sa Rose Gold. Pero this time around, meron ng Rose Gold. Kid Bomba! Naiipit doon si Best Player 1 at umabot yung Torn Apart Memory. Nakalaban naman dito si Zia. Pero the Time Journey is there. Mielo ang ginagawa ng penalty zone. 4 members for the Ohio Brothers nandiyan pa rin at Deus Vault para go signal at ato. Itutuloy namin ang clash. Meron ba kaming Lord? Meron ba kaming damage dealer na si Carvey? Best Player 1 down for the count. 25 seconds bago lumabas ang jungler ng the Ohio Brothers. Pero may wave clear naman ata sila at mapapabagsak nila ang Lord. This is still a double siege minion wave sa baba kaya hindi nila pwedeng palapitin to. Nice block coming in from Yellow. Lipa tayo sa mid lane at makakatori dito ang Deifu. At tumay defense at si Zia zone sa may bandang itaas. Ay kayang baguhin ang larong ito. Balikan natin ang nangyari sa Homeboys kahapon. Nakakuha lang ng Evolve Lord at nakaka-comeback pa sila. Pwedeng gawin yun dito sa larong ito. Hirap na si Zia actually makalapit talaga dito. Aside from the fact na may Time's Journey, again, na kailangan nilang isipin, yung range lang ay parang yung duration na maaabot niya, yung Heroes and Deus Bolt, may malaking damage output na lalabas. Mm-hmm. Kasi kahit yung Valentina, napakasakit na rin yung kanyang mga spells. Especially with the Divine Glaive as well coming out from these mages. Si Sawa actually, nirush niya yung Divine Glaive after the Enchanted Talisman. So nanonullify talaga yung mga magic defense coming out from TOB. Magister Demand, Demand is having a perfect game. Actually, yung Lords ay napupunta talaga sa kanya and wala pang death yung Baksha. Best Player 1, feel like the Ohio Brothers, they need to adjust yung initiation sila. Mauna ulit si Mielo, wag si Best Player 1 para makakontest sila sa Lord. Aray! Aray. Ginising ni Hun, sabi niya, good morning! Napa-ulti yung Tiggy. Ayan ulit, Sunset Lover. Napalayo dito, Circling Eagle lang doon. Mielo, ang ganda naman ng penalty zone. Sunset Lover, one hit na lang pero makakatakas. Ang ganda naman Intercharger play coming in from Kid Bomba. At nakatakas pa nga rin. Nag-ready na si Kid Bomba. This is meant for the 1-1. Ito yung pangsasara niya ng crossbow tanks mamaya. Unfortunately, TOB, they found a right angle to initiate against Deus Bolt. Walang Time's Journey at that time. Oh. And Mielo, mag-frontline dito. Best Player 1! Best Player 1, nagandang magpasok dito. Masusustain kaya ni Magistone. Parang hindi na ata. Immortality will be popped. Nakalipad nga doon si Zia onto Kid Bomba. Pero si Kid Bomba, ang ganda na stun doon kay Zia. Zia, one hit lang. Will of Nature, nagamit na natin. Pero kung pa siya onto Carvey. Now, Mielo will go down as well. Two members down for the Ohio Brothers. Nandyan pa rin naman yung Lord. Pero walang Retribution Holder ang Deus Bolt. Pwedeng kunin to ng the Ohio Brothers. Best Player 1, low HP, Super Shark. Tanking the damage. Hoon bursting down the Lord. Pero masigur ng Lord dito ay yung Brody pa rin. And that's gonna be Carvey. Mukhang babagsak siya sa damage dito ni Hoon. Super Shark gumiikot. Pero kailangan mag-U-turn! At parang pinapaikot pa nga ni Sunset Lover dahil yung Circling Eagle niya yung naging last hit to bring down the Ohio Brothers, Carvey! And the Lord marching down bottom lane.
Ito na ang chance ng Daveu na ipakita ang lakas ng EECA region against the fan favorite NA, the Ohio Brothers. Papasok na ang Lord dito sa may bandang ibaba, and that's one inhibitor turret down. Mukhang top lane naman ang susunod para sa side ng Daveu's Vault, pero kakarnihin lamang ng NA ang Lord sa may bandang ibaba. Depensa malala sa itaas at makakadepensa din sila sa kamay ni Hoon. Sunset Lover, nakuha niya yung Circling Eagle. So anytime, pwede mag-initiate ang Daveu's Vault. In, out, lang for best player. Ginamit na nga yung Violet Requiem, Super Shark. Ginamit na nga din yung Circling Eagle, Daveu's Vault. Ang daming resources na ginamit ng TOB. Pwede sila maging aggressive dito. Masakit ng stars, man. Masakit talaga. Masakit ng stars. And this is a very beautiful pick coming in from Daveu's Vault as they pull in this Evolved Lord 22 minutes in. This is already the fourth Lord of the game. At TOB ngayon ang kokontest. Aray! Hoon! Ang sakit nun, umaamin ka na. Munti ka na nga dun. Nag-face check, boss. Nag-face check na naman. Nangalahati ka agad. Ang sakit nun, men. Alam mo yung parang isang dura lang eh. Parang wala kasing magic defense. Hindi naman nagbibuild ng magic defense. Kidbomba! Kidbomba, pumasok din! Pero may bawi naman dito si Mielo. Pero nagamit na nga din ang Time's Journey. Umaatras na ngayon ang The Ohio Brothers. Mielo Immortality will be popped. Tutumba ba siya? Hindi. Nandun yung guiding win. Pero yung Torn Apart Memory, hindi na nga rin umabot. And now, Daveu's Vault has an opportunity to get this Lord away from The Ohio Brothers. And look at this, TOB. Gumigilit lamang. Best player 1 going in for the spatial migration. Ang sakit na talaga ni Diggy. Apat yung damage dealer ng Daveu's Vault, man. Grabe. Sabo, pigilan mo naman yung sarili mo. Sarili na niya ipipigil. Maganda yung ginawa ng Daveu's Vault kanina. Kumanon kagad si Kid Bomba, mala Mellow kanina. Siya yung Edith. Mm-hmm. And nakita natin, hindi rin comfortable si Zia na lumaban sa heart Edith, kasi nung nag-primal wrath na, ang sakit, ang hakti nung damage na dinalabas ni Kid Bomba. At medyo swerte pa nga dito ang The Ohio Brothers, no, na ang kanilang pushing lane ay baba. Yun lang yung may Mega Minions, medyo malapit pa sa Lord. So may oras na makakakuha naman ng pwesto ang Ohio Brothers, pero pinepeke ata ng Daveu to. Pero ang sakit na nga lang hampas ng Lord. Yeah. Talagang nasasaktan na dito si Magistore, at may nag-wave pa na nagbibuild up dun sa taas. Mababasagan ata ang Ohio dito. Kailangan nila problemahin yung mid lane, pero tingnan mo si best player ang ganyan magpasok dun. Time's Journey, ginamit na nga din na nakapag-free dito si Garvey! Nawala si Garvey bigla sa kamay ng Daveu's Vault. Winter Touch and ginamit na nga din. Pwede si Kid Bomba na ata yung next na tutumba. Immortality niya ay tutumba na rin. At ito na nga, two members down for Daveu's Vault. Pero yung top lane nila, nabasag na nga din. The Ohio Brothers, they can secure a Lord away from Daveu's Vault. At ito na nga ata, Evolve Lord para sa kamay ng TOB. Oof. Hindi na makakapasok pa ang Daveu's Vault. No casualties for NA. Oh, bukod na lamang goodness doon sa Torre, sa taas. Best player with the jump. Spatial migration na late din. Nakikliran sila. Medyo mahirap nga palang dumipensa dito. At natatamaan na nga si Sawo, yung Diggy, ang chance nila. Pero ayan, napasag na ang isa. May nahanap pa ang dalawa. Penalty zone, pumasok din. Hoon, tuloy-tuloy lang talaga ang ginagawa ng Ohio Brothers. Pero Daveu's Vault, last ditch effort. At nadepensahan pa rin nila. Kahit lima yung The Ohio Brothers doon. Player, nakaambit siya rito. Tumakahanap na naman special migration. At makakatakas din ng basta-basta. Masasamahan pa ata ni Zia, pero sakit! 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 Nararamdaman natin dito, men! By the way, patay siya doon kung wala siyang rose gold. That's true. Kasi yung rose gold yung nag-soak ng torn apart memory, nung damage output ni Brody. Hindi nga naabot sa torn apart memory. Dura-dura pa lang nung ano yun. Bang reset na naman ang ating grabe, 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 grabe! Tatlo! Parang 10 stars! 3 stars na nasan talaga. Kung ako yung nasa harapan nun, talaga mapapatakbo ko. At Super Shark ngayon with a Circling Eagle. Mukhang, oy, grabe naman yun. Tatlo matatamaan. Hoon with the ultimate as well. Pero mukhang papasok ngayon dito si Sunset Lover. At wala siyang mahanap. Papaalisin lamang ang The Ohio Brothers with a 3K gold lead. Isang inhibitor turret lamang ang kanilang mapapabagsak. Record breaking. Hindi ba naman? Hindi ba naman? Hindi ba naman? Malapit na. I mean, as a Diggy, dito sa World Championships, of course, nag-set na ng record yan. Pero we've seen Diggy's like deal 200k amount of damage. Pero best player 1! Best player 1! Magistore na naman ang kanyang target. Dito, mapapalayo ang Daveu's Vault. Oh, Time's Journey has been used. Oh. Time's Journey na-expend na. Pero kinailangan mag-back dito ni best player 1. Grabe yung burst down na kanyang natanggap mula sa Daveu's Vault. Papabagali ng The Ohio Brothers ang Lord. Sunset Lover on a great location. Pero yung mid lane, as you said, kailangan na bantayan ng Daveu's Vault. Yung mga bomba. Si Diggy versus TOB ito eh. Yung Lord Dance, Diggy lang po ibigil sa TOB sa totoo lang eh.
Kada ba try nila umating pumasok, nasasaktan sila. Diba si Super Shark, halos isang hit na nga lang ulit eh. Tsaka nababasag yung Athena. Mm-hmm. Eh di ba usually may sinasabi tayo pag may nagkukumpul-kumpul na lima sa isang bush, death bush. Ito men, may apat na bomba. Death bush na rin yan. Yan ang kid bomba. Yan ang kid bomba. Kung may kid bombang idit, ang daming mga jabombits na nagtatago doon sa loob ng river. At ang hirap na ang pumasok para sa The Ohio Brothers. Hun, parang awa mo na. Huwag kang pumasok. Aray! Sa Super Shark ang sakit. Dalawa sila, naka-TM si Best Player at Super Shark. Tiktatlo. Tiktatlong between. O, hating kapatid. Kung masasaktan ka, nasasaktan shark, din ako. Shark, Shark. Uy, nakikutan! Nakikutan yung dalawang circling eagle doon. Nag-Beyblade, min! Pinakita lang, sumayaw lang sila yung mga malasirena. Nagmukhang skill ni Uranus eh. Nagmukhang Ionic Edge. Ang galing, galing, galing. At ngayon mukhang i-hold na nga ng Devu ang Lord na ito. At mukhang nahihirapan pumasok ang The Ohio Brothers. In this Lord vicinity, Mellow has Flicker at kailangan bantayan ang bot lane. Kailangan natang i-surrender ito ng The Ohio Brothers. Ang dami nilang kailangan isipin. Yung mga Jabombits pa lang, ni Sawo, pati iba na rin. Ba? Oy, pero parang ayaw pa rin ata tumigil ng Deus Bolt dito. Wala, huwag na daw mag-Lord dahil si Kid Bomba pumasok na nga din doon. Mellow, nag-pop yung kanya Immortality, Super Shark, Circling Eagle there. At nasupress pa nga dito. Oh, Winter Toucher, no! Pero nakabasok doon si Best Player 1. At si Mellow ang unang tutumba ngayon. Winter Toucher play, clutch play. Coming in from Kid Bomba, Immortality will be popped. At parang gusto pa sumugod ng The Ohio Brothers. Isa lang naman ang mawawala at wala pa rin nakakakuha ng Lord. Ito yung malungkot talaga sa time journey na yun. Ang ganda sana ng spot para makalipad yung 1-1 kaso. Hindi talaga siya makastack. And again, yung reset, yung sustain, yung tankiness ni Kid Bomba with the Winter Trancher na Immortality play, siya talaga yung nagiging bouncer, nagiging harang versus TOB. Biruin mo yung bouncer mo, yung pinakamaliit na hero sa loob ng team. Pero napakalaki ng ambag sa laban na to. A 30-minute game, game number 3. Deus Vault trying to take this Lord. At bukang meron na nga ata silang control around this area. Best Player 1, Spatial Migration. Oh, Retry Battle na to! Pero parang hindi ata enough dahil si Best Player 1 nandito na. Pero si Kid Bomba nandoon rin naman. At nakuha na din ang Deus Carby! Vault. Carby! At Carby! Lord. Carby! Carby nakapag-free hit dito. Naka-Wind of Nature din naman. Si Zian na lang ang kailangan nilang kunin dito. Naka-Wind of Nature na din. Pero it's not gonna be enough dahil tutumba na. It's an official wipeout for Deus Vault. Minions na lang ang aabangan. 10 segundo para kay Mellow. Kanina gumagawa siya ng play para ligtasin ang The Ohio Brothers. Magagawa niya kaya ulit ito? Isang wave pa lang naman. Isang wave lang, bottom wave. Although yung top wave parting yan with the Lord. Pero can he defend? Di na ata, not gonna be enough na. TP is there, minions are there as well. Penalty zone in last effort. Pero mukhang Deus Vault. Nakukuha na nila ang kanilang momentum to bring down the crowd favorites. 2-1, Deus Vault ang nakalamang. And this is the show of EECA region. Ang kalakasan ng EECA ay inangatan ang NA.